channel, Nurse Sanya. And for today, ang tatalakayin natin ngayon ay ang COVID-19, ang napapanahong pandemic crisis na nararanasan ng buong mundo. Ano nga ba ang COVID-19? Ang COVID-19 ay nagsasanhi ng plema na bumabara sa daluyan ng hangin. Maaari itong bumara sa ating baga or lungs at sa airways o yung daluyan ng ating hangin sa tuwing tayo ay humihinga. Pero bago mangyari ito, may mga tips ako na ibibigay sa inyo para maiwasan ang pagkakaroon ng COVID. Number 1, uminom ng tubig. 8 to 10 glasses a day. Or maaari ding uminom ng mga herbal tea like turmeric, napakabisa nitong panglaban sa sakit, o kaya ay ginger tea, lemon tea, and green tea. O meron din naman iba gumagamit din ng guava or dahon ng bayabas para magaling tsaa. Maaari yung inumin kisa ang mga kape o mga soft drinks dahil mas healthy ito lalo na kung ito ay organic or mga natural tea or herbal tea. Maaari ka ding uminom ng mainit na sabaw galing sa niluto ng iyong mamahaling nanay o ate para panglaban sa sakit. Maaari din kayong uminom ng maligam-gam na tubig, especially sa morning, dahil ang virus ay sensitive sa init. So, maaari itong mamatay sa pamamagitan ng pag-inom ng maligam-gam na tubig. Pero, hindi natin matitiyak kung lahat ng virus na ito ay mamatay. So, may mga tips pa rin tayo na kailangan ipagbigay alam. At dapat, umiinom kayo ng tubig kada 20 minuto nang manatiling basa ang ating mga lalamunan. Kapag kasi tuyo ang ating lalamunan, maaari itong kapitan ng virus. Number 2, magmumog ng antiseptic solution katulad ng Listerine, ng Bactidol, at iba pa. O kung wala naman, maaari kayong magmumog ng maligam-gam na tubig na may konting asin. Usually, sa isang baso ng tubig, maaari kayong gumamit ng half teaspoon ng asin para gawing pangmumong sa araw-araw. Para hindi kayo mainip sa pagmumumog, isama nyo ang mga mahal nyo sa buhay at sabay-sabay kayong magmumog para banding nyo na rin. O, diba? So, number 3. Ang virus ay maaaring dumikit sa buhok at sa katawan. Kaya, importante na pagkaling kayo sa bahay, huwag kayong dumiretso sa loob ng bahay. Kung hanggat maaari, magpahinga muna kayo sa labas at pag nakapahinga na, dumiretso na kayo sa pagligo. At pakiusapan nyo yung mga kasama nyo sa bahay na sila yung magbukas ng pinto sa inyo. Kasi pag humawak kayo sa doorknob, lalo na kung ito ay metallic, maaari magstay ang virus ng 9 na araw doon sa doorknob o kung ano mang mahawakan nyo sa bahay. So hanggat maaari, pag galing sa bahay, kung pagod, magpahinga muna sa labas. At pag nakapahinga sa labas, pumasok sa bahay pero dumiretso sa paliguan. At itiyakin nyo lang din na nakaayos na yung paliguan nyo, nandun na yung tuwalya, nandun na yung gamit nyo, para hindi na kayo kukuha pa ng gamit sa inyong kwarto or sa inyong cabinet. At pag nakaligo na kayo, maligo kayo mabuti. Lalo na yung buhok, kasi ang buhok ay maaaring panirahan din ng virus at ang ating balat. So, kailangan talagang maligo pagkagaling sa labas. And additional, kung hindi kayo kaagad makakapaglaba, maaaring ibilad ang iyong damit. Kung may sampayang kayo sa labas, ibilad ninyo ang inyong damit sa pagkakataong iyon, ay maaaring mamatay ang virus kaysa isama natin sa labahan. Kasi usually ang ating labahan ay nasa loob ng bahay. So kung ang virus ay didikit sa ating damit, maaari din iyong matransmit kung ilalagay natin sa labahan. At yung labahan na yun, di natin alam, baka mahawakan ng mga kapatid nating maliliit or hindi natin sinasadyang mahawakan ng ibang tao. So maaring matransmit ang virus. Number 4. Linisin ang mga gamit, lalo na kung ito ay gawa sa bakal. Kagaya nga ng sinabi ko, ang virus ay maaaring tumira or manahan sa mga bakal
sa loob ng siyam na araw. Imagine, siyam na araw. Kaya gusto ng virus ang mga metallic surfaces at ang mga metallic things natin, like yung susi, yung doorknob, yung susian, cellphone, gadget. Kaya, ina-encourage ko din kayo na kung kayo ay nasa labas, huwag nyo ilalabas yung mga gadget nyo. Or, kung maaari, ay huwag na kayo magdala ng kahit na anong metallic na gamit, like ng cellphone, gadget, relo, na gawa sa metal. At, mas maigi na i-disinfect niya ito sa tuwing na-expose ito sa labas or nahawakan nyo ito. Iguliin nyo i-disinfect yung mga gamit nyo. Hindi lang yung mga metallic, pati na rin yung mga gamit nyo sa bahay at yung mga surfaces na maaring mahawakan, especially ng mga nakakatanda at mga nakakabata. Number 5, dati pa namin itong panawagan na iwasan ang paninigarilyo. Dahil, hindi lang kayo ang maapektuhan sa paninigarilyo, pati yung mga nakapaligid sa inyo. At isa pa, kakalabas lang ng panawagan ng World Health Organization na ang mga smoker o yung mga mahilig manigarilyo, sila yung mas prone sa pagkakaroon ng COVID. Dahil sa kanilang paninigarilyo, pinapahina nila ang kanilang baga. At alam niyo po ba, sa tuwing kayo ay nanigarilyo, nagkakaroon na yan ng damage sa loob ng ating alveoli or yung parte ng ating lungs. So, kung tayo ay magkakaroon ng COVID at meron ng depekto ang ating baga, hindi talaga ito maganda kasi mabilis magprogreso ang virus sa loob ng ating katawan. So, please, iwasan po natin ang paninigarilyo. Number 6, ugaliang maghugas ng kamay sa tuwing na-expose tayo sa virus or sa labas or kung may nahawakan tayong mga bagay na hindi natin alam kung affected ba siya ng virus. So, ideally, ang paghuhugas ng kamay ay 40 to 60 seconds. Yung iba nga po ay kumakanta pa ng happy birthday para maglinis ng ating kamay. Ensure nyo lang na lahat ng parte ng ating kamay ay nalinis na mabuti. Siyempre, dapat gumamit kayo ng antibacterial soap or disinfecting soap. So, madami tayo makikita sa mga grocery nito na like mga Safeguard, Bioderm, mga ganong klaseng sabon po. Yung mga nakalagay na antibacterial soap. And then, number 7, kumain ng sustansyang gulay at prutas. Ito ay magiging source natin ng lakas. Especially yung mga matataas sa vitamin C. Ano po ba ang mga matataas na vitamin C? Yung guava, mga oranges, lemon, yung po, mga citrus fruits po, kung tawagin. Yan ay matataas sa vitamin C. Maari din po kayong kumain ng iba pang mga gulay at prutas, especially yung mga green leafy vegetables. Kasi yan po ay yung mga masusustansyang gulay. At yung matataas din sa zinc, dahil ito ay kailangan din ng ating katawan para malabanan ang corona or ang COVID-19 virus. Number 8, iwasang magkaroon ng sipon or ubo kasi ito ang magpapahina sa resistensya natin. Kaya hanggat maaari, huwag tayong kakain ng malamig or iinom ng malamig kasi yun din yung nakakapagsanhi ng ating pagsakit ng lamunan. Isa sa mga sintomas na naka-expose tayo sa virus ay yung pagkakaroon ng sore throat. So, kung magkakaroon tayo ng depekto sa lalamunan, hindi natin alam na dahil doon ay humihina na pala ang resistensya natin at mas maaari pa itong mapagrabe kung magkakaroon tayo ng virus. Number 9, kung tayo po ay may nararamdaman na hindi na maganda sa ating katawan at para tayong uubuhin or sisipunin, maaari po tayong pumunta sa pinakamalapit na clinic o center or ospital sa atin. Pero, i-make sure nyo lang po na kayo po ay nakamask na kasi hindi po natin alam kung naapektuhan tayo ng virus. Kung tayo man ay naapektuhan ng virus, at least meron na po tayong cover sa mouth or sa nose po natin na mask para hindi tayo makahawa pa ng ibang tao. And, yung mga sintomas po, minsan matagal po siya lumabas.
May iba po na 3 to 4 days bago lumabas. Meron pong iba na isang linggo o dalawang linggo bago lumabas. So kung kayo po ay may nararamdaman at may suspecha na kayo na kayo ay na-expose sa ibang tao na sa tingin nyo ay mayroong virus or galing sa labas ang tao na ito, maaari po magpatingin sa malapit or malapit na center sa inyo. Number 10 tip. Ang pinaka-importante na panglaban sa coronavirus. Ito ay ang ating panalangin. Panalangin na tayo ay manumbalik sa Diyos. Na tayo ay humingi ng mga patawad sa lahat ng mga nagawa nating kasalanan. Panawagan ito sa ating lahat. Na tayo ay tikluk-luhod ng manalangin. Na tayo ay isalba, na tayo ay pagalingin, na tayo ay sama-samang maligtas sa muli niyang pagdating. Salamat po sa mga nanonood at nawa ay may natutunan kayo sa ating mga na-discuss tungkol sa paglaban sa coronavirus. Hanggang sa muli, paalam! If you love my video, please click like and subscribe to my channel, and don't forget to click the bell button to get my newest uploaded video. Have a nice day! God bless!